nakalabas na tayo ng Severina compound. Tingin-tingin mo na, tingin-tingin. Okay. Pero bago tayo dumiretso sa ating destination, eh, gusto ko munang dumaan dito sa kinakainan ko sa Amigos Pares. Dito to sa likod lang ng City Hall ng Taguig. No? So bago tayo dumiretso, dahil di pa rin nakaalmusal, kasama ng merienda nito, eh, kain muna tayo. So, yun muna ang ating first destination, kain. Para medyo may laban tayo sa pupuntahan natin. Medyo maluwag pa itong kalsada dito sa West Service Road. So, tinutumbo ko ngayon ito ay bigkutan na exit. So, medyo okay pa naman. So, parang maluwag pa. Yan, medyo hindi pa tayo naiipit sa traffic. Pero, sana ganito na lang araw-araw. Dahil sometimes talagang kumisan dito eh, grabe traffic dito. Itong along West Service Road. Yan. Dito na tayo ngayon sa Bicutan Exit. Manan tayo. Dahil ang pupuntahan natin ay C5. Yung circle ng Bicutan, yan. Pag dinerecho mo doon sa kabila, papunta ng kampo yon, ito na yung tinutumbok natin eh, papuntang FTI. So, sana hindi rin na traffic para medyo ma-relax-relax tayo. Yun. Ayos. Okay. Maluwag. Medyo mapapabilis tayo sa pupuntahan natin. Malinis na malinis ang kalsada. Okay. Siya nga pala, talagang ganito. Buhay ng messenger. Itong gagawin natin ngayon, i-cover ko yung mangyayari sa akin sa buong maghapon. Meron man tayo sigurong maikakat ng konti dito sa video na to, siguro konti lang. Pero at least makita ninyo kung ano talaga yung nangyayari o sa trabaho ng isang messenger sa maghapon. Sa iba, pag manunood talaga nitong video ko, medyo boring to dahil wala kang makikita rito kundi panay kalsada talaga. Eh, messenger nga eh. So, anong makikita mo sa isang messenger? Talagang kalsada talaga makikita mo diyan.
So, siguro yung iba makaka-relate. Mga kapwa ko, mga riders, lalo na yung mga medyo hindi pa kabisado yung kalsada o pupuntahan, pwedeng sundan itong clip natin, itong video natin. Kaya halos itong video natin, hindi natin na binabawasan. Kasi nga, documentation bilang isang messenger. Ano ba talaga ang buhay ng isang messenger? Medyo mahirap po talaga. Makita ninyo, kalsada itong pa natin, kasama araw-araw, mga sasakyan. So, gusto ko lang kasi ipakita kung ano talaga ang kuan. Buhay bilang isang motorized messenger. Yung bang na-experience namin dito sa kalsada araw-araw. Yung maghapon kang nandito, nakabilad sa init ng araw. Dahil kinakailangan mong matapos lahat ng delivery mo. So, eto yun. Kaya, mapapansin ninyo sa mga video ko, sa ngayon talagang medyo mahaba-haba lang talaga yung aking clip o yung ating video. Kasi gusto ko kasing iparamdam doon sa mga may interest na manood ng mga ganitong klase ng video na ang buhay ay nandito mismo sa pagmamaneho ng motorsiklo. Kasi ano ina-expect mo sa isang messenger? Ano bang kanyang ipapakita sa vlog niya? Kundi kalsada, mga motorsiklong kapwa niya, rider sa mga katabi niya. Yan lang talaga naman ang pwedeng maikontent, no? Tapos yung mga kanyang mga pinupuntahan, yung kasama na yung mga saan siya kumakain. Kaya ito, dinadaanan natin. Singit-singit. Pero ingat lang, may sinusundan naman tayo. Yan, ganyan talaga. Kumbaga, sabi nga nila diskarte lang. Pero yung diskarte, kinakailangan siguraduhin din natin na suwak na suwak. So, C5 na ho tayo. Along C5 na tayo. Yan, dito, maraming mga nagaganap dito na hindi ka aya-aya kung minsan kapag hindi ka rin na mag-iingat dahil ito kung minsan may nagpapatakbo ng matulim dito. So, talagang kinakailangan panayirin ang tingin mo sa side mirror mo, kaliwa't kanan. Kung minsan bigla na lang may susulpot kapwa mo riders sa kaliwa o kanan. Unexpected. O kung minsan yung mga sasakyan talaga na nagmamadali. So, kinakailangan dito medyo listo ka sa pagtingin mo sa side mirror na humaharurot. Ayan, replay. Ginawa ng race track. Ano? Ganyan siya sabi natin tingin sa side mirror mo, kung naikabit mo ng pakaliwa yan, maglipad kayo parehas dalawa. So, meron pa rin talagang mga ganyang mga riders. So, ingat-ingat lang tayo mga rider. So, itong tinutumbok natin ngayon ay pan-outbound ito, no? C5, kasi galing tayo ng West Service Road. Pero sabi ko, kagaya kanina, hindi muna tayo tutuloy ng sa first destination natin, sa BGC, sa Bench Tower. Medyo sa side trip muna tayo dito sa Taguig Municipality. Kaya pupuntahan natin location ay nasa likod mismo ng Taguig Municipal Mall yung ating paboritong kainan ng Pares. So pagdating dito sa C5, medyo tandaan mo lang yung Petron C5 Taguig. Doon tayo papasok. So, to slow down na tayo dito. Ito.
papasok tayo dito. So, ayun yung Petron. Ayan. Dito. Then, dire-diretso lang. Medyo kumakalam na yung sigmura natin. Hindi pa kasi ako nag-almusal. So, doon tayo mag-almusal. So, kaya doon sa mga nagagawi dito, o yung mga riders na medyo malapit lang dito sa vicinity nito, eto, i-share ko sa inyo kung saan ako kumakain ng Mami Pares or Pares with rice. Yung style nga pala ng Pares dito eh, hindi yung typical na asado. No, kadalasan kasi yung Pares, yung baka na yan, asado yan eh. No? Pero dito yung style dito, style na kamto. Kamto style ang kanilang Pares. So, sino ba nakakaalam nung luto ng kamto? Kamto kasi mga laman din ng baka o laman loob ng baka. Yung nilalaga lang yan, tapos nilalagay ng luya. Tapos palalambutin ng todo. Tapos may mga samya yan, seasoning. So, yun ang kamto eh. So, ito, style ng Pares nila dito, ganun. Kamto style daw. So, pakita ko sa inyo mamaya pag nandun na tayo. So, ito na. Kakanan tayo dito. Paglagpas pala ng tulay, kakanan doon. And then, may makikita ka dito sa kanan na pure gold. Kasi yung pure gold na yan, tsaka yung city hall, magkatabi lang yan. So, in between doon, may kalsada. Doon tayo papasok kakanan. Yan, malapit na tayo doon sa pure gold na sinasabi ko. Slow down lang dito dahil talagang maraming kwan dito, tricycle, biker, tao. Ito na yung pure gold. Yan. Yan, kakanan tayo. Yan. Dito sa gawing kaliwa, yan, city hall na mismo yan. Yan, city hall yan, may pader na yan, yan, city hall yan ng Taguig. So nasa kanan ko is pure gold, so dire-diretso ko lang dito. So sundan nyo lang itong clip na to, o itong video ko. So basta tandaan nyo lang, Taguig City Hall, dito kayo papasok kasi one way to. So, hindi ka pwedeng lumabas dito, nasasalubungin mo kaming mga papasok, hindi. Yung kakaliwaan natin, yun yung palabas naman. So lahat ng papasok dito, no, lahat naman ng papasok dito naman lalabas sa kaliwa. Hindi ka pwedeng magmaneobra pabalik dito para sa lubungan. Ito to, kakaliwa tayo dito. Yan, ito one way din to. Yan, palabas na rin to ng kung galing ka mismo dito, dito ka lalabas. Yan. So ito. Dito tayo. Okay, nasa kaliwa ako, City Hall yan ng Taguig. So basta itong Amigos na to, nasa likod lang ng City Hall ng Taguig. So eto, kita nyo, may naka pwesto na ganyan. So, obvious, no? Dito tayo. Ito na. Ito na yung Pares. Yan. Ito yung kanilang Pares. No? With rice is 45 pesos lang. Pero yung Pares without rice, 40 pesos. And then meron din silang yung Mami with
egg, no? So, masarap din yun. Ito na tayo sa destinasyon na rin. Sige, Gwen. Tara. Okay, thank you.
tayo pero kakanan tayo dito. Ihiwalay tayo sa C5. Pagpunta tayo ng BGC. Dahil pagpunta tayo sa ating first destination. So, itong tinutumbok natin sa itaas niya na 26 street na yan. Kakaliwa tayo dyan. So, ito. Kakaliwa tayo dito. So, dire-diretso lang tayo. Dahil ang pupuntahan natin ay Thirsty Street Corner Rizal Drive. So, so itong blueprint na to tsaka yung nasa folder na yon, yan ang pare-receive natin dun sa guard na nandun sa information. Yan. Kailangan natin magsuot ng kwan, mask tsaka ng kwan, face shield. Okay na guys, na-deliver na natin. So, next destination na tayo. So, ito. Itong sobre na to. Itong isang dokumento na to, dadali na natin sa Omni Citra Ortega Center naman to. So, yan ang ating last destination. Okay, let's get it wrong. To Ortega Center naman tayo. So mag-head sa tayo. Kanan muna tayo dito dahil one way yan. So U-turn tayo doon. So, ayan na. Dito na tayo. Tutumbukin natin yung 32nd Street. Kakaliwa tayo. Ayan, pupunta tayo ng EDSA. Ito guys yung 32nd Street. Kakaliwa tayo. Well, pag kumanang ka dyan, C5 yan. Pag kumaliwa ka, EDSA. Ito. Ito tayo. Pero sa gawing kanan tayo, dahil pag dito sa kaliwa, umakit ka dyan sa
flyover na yan, diretso mo yan, Buendia, Makati. So, dito tayo. Sa gawing kanan, sa paibaba. Palusong yan. Yan. Tuloy-tuloy, ah. Maluwag. Yan. Dito na tayo. Meron akong kinakananan dito. Eto, hindi na ako dumidiretso dun sa EDSA doon. Makanan na ako dahil EDSA rin yung tutumbukin natin. Hi, buhay messenger. Pero okay na to. May iba talaga walang trabaho, hirap. Eto, EDSA na tayo guys. Maluwag. Sarap mahumataw, pero takbong pa lang tayo. Takbong hanap buhay. Hindi yung kwan. Takbong hanap patay. Tayo ay takbong hanap buhay. Ayan na. Ito, sakop na ito na ang buwan ay Guadalupe. Pasok tayo doon, kakanan tayo doon sa Robinson. Kailangan dadaanan ko sa Pioneer. Magpa-Pioneer tayo papuntang Ortiga Center. Diskarte yan dito sa Guadalupe Bridge eh. Sa kanan. Medyo tuloy-tuloy tayo dito sa kanan. Mga diskarte ng mga riders dito yan. Building na mataas na sa kanan na yan eh Robinson yan, dito tayo papasok sa likod. Robinson Guadalupe sa likod. Dito na, eto pag ahog natin dito, Pioneer na to. Tumbukin ko na to, dire-diretso yan, Pioneer na yan, hanggang Show Boulevard naman. Ito, Pioneer na to. Dire-diretso lang ako dito hanggang Show Boulevard, tapos may papasukan ako doon. Hindi ko alam kung anong street yun. Hindi ko na matandaan, pero yun ang daanan ko papuntang Ortiga Center. Buti na lang at hindi traffic. Ayos. Maluwag. Hindi nakaka-stress. Ay, nako. Dere-derecho lang. Diskarte. Wing! Diskarte ang malupit.
Yan na. Show Boulevard. Kakaliwa na tayo dito. Kakaliwa tayo. Yan. Kakaliwa. And then, merong kanto dyan. Kakanan tayo. Dito tayo papasok. Yun. Pagdating sa dulo nito, kakaliwa ka, Ortiga Center na. Ah, pwede ka rin na kumaliwa dyan. Pero doon ako sa dulo. Malapit na ako sa aking destination. Makakapagpahinga na rin. Last delivery ko eh. Itong Omni Citra building. Meron kaming kliyente dyan. So, ito yung dulo. Kakaliwa na tayo. So, yan ah. Ortiga Center na yan. Panay building na yan. Ayan. Dito, panay pakanan to. Paso ko dito dahil one way yan. So, pwede sumulubong dito. So, ito yung parking. Bila dito? Oh, okay lang. Ang ilaw niya na. Ayos! Okay na. Finish na lahat for today. Uwian na. Matapos din dito sa Omni Citra. Yun yung last delivery ko. Maaga pa, no? Andito na ako ngayon sa Quezon Avenue. Dito sa Fisher's Mall. Oh, may nakasabay pa ako na Chica Babe. Naka 150 sniper. Astig si ate. Nakakayang tabi ang motor ko. Ako naka Mio. Sporty siya. Naka Sniper 150 Chica Babe. Sumatrat ko. Astig talaga pag yung babae nagmumotor. Ayos. Ganda ng kanyang pang setup. Pure black. Uwi na ako. Ito yung underpass na Quezon Ave. Araneta. Parang pumapasok sa ako. Pag-ahon. Ito Banawi. Dito na tayo sa bahay. Kasalubong natin. Jackie. Ito ang bahay namin. Okay.
Diba eh? Lolo na. Lolo? Oo. Sabi po ni Lolo. Ano sabi kay Lolo? Hello. Hello. Hello.